Ayan, so mga field investors, good morning around the world. Ito po ang tinatawag nating Amber Model Unit. Yan, ganda no? So ito po yung pinaka-actual po na turnover. So mapapansin po natin, ang size po ng lot, yan itong pinaka-minimum, kumbaga, is 67 square meters. So from there, yan po yung poste, hanggang dito po sa meron pong marker na yan. Kumbaga nandiyan yung muhon niya, pag ganun, at pag ganun po sa likod. So ibig sabihin po, meron pa pong space sa gilid. Maganda po dito, ito yung tinatawag na single attached. So pasok po tayo, lapitan po natin siya. Tingnan natin kung ano ang loob ng isang Amber Model Unit. Ito po yung single attached. So yan po, no, meron pa po tayong sariling electric post. Yun ang kagandaan kay PhilInvest, no? Linis, linis tignan. Tapos dito po yung ating perimeter line. Yan po, dito po ang ating perimeter line. So ibig sabihin, pwede ka magpabako dyan. Yan yung hangganan ng iyong property. At dito naman sa kabila, yan o, hanggang dito pa. Wow, malaki naman pala talaga siya. So cash ang isang sasakyan. So yan po, makikita nyo, yan ang Amber Model Unit. At ito ang lote niya pa. Laki pa o, kasha pa isang sasakyan talaga siya eh. And meron ka pang garden dun sa gilid. So malaki pa yung space mo. So pasok po tayo dun sa loob. So from the gutter, ito yung pinaka patwalk, no? So from the gutter, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bago makapapunta ka sa main door. So itong main door, ganda ng main door natin, no? Ito na po yung kung ano po yung nakikita natin dito. Ito na po yung actual turnover. So meron na po pala siyang vinyl tiles. Ganda, oh. Meron na siyang vinyl tiles. Tapos pagpasok po, so dito natin pwede ilagay yung ating sala, sala set. Tapos dito yung pwede ka maglagay ng flat TV mo or counter bar dyan. Or pwede natin mga cabinet storage area. Tapos dito naman ang dining. Simple lang dapat kasi din pag ano, pag lalagay ng mga gamit. Hindi masyadong bulky. So very efficient siya. Tapos ito po ang pinaka, kasama na po ito. Yung kitchen sink, countertop. Ganda po, may tiles na siya. Oh. Ceramic tiles. And meron tayong mga cabinet sa ilalim. Ganda na, wow. Tapos dito sa taas, pwede tayong maglagay ng mga cabinets natin. Dito po maganda, meron na siyang ano, meron na siyang ceiling. So yan po, may ceiling na siya. Tapos yung mga light bulbs, kakabit na lang. At ito naman yung sa restroom natin. O yan po. Ang ganda po na pagkakagawa, no? So ito yung tiles niya. Ceramic tiles na siya. Maganda pa yung shower. Tapos syempre na dyan yung mga bathroom fixtures, of course. So ayan. Tapos ito ay PVC door. So hindi po siya nabubulok. Plastic po siya na matigas. So ito yung back door. Siyempre, kompleto na ng outlet. Ito may back door. Ang maganda po dito, mga kabayan, meron pa siyang space sa likod eh, no? Meron pa siyang space sa likod hanggang dito na magagamit nyo pa, yan, no? Magagamit nyo pa for your laundry storage area. Ayan, no? Ganda, oh. And yung sa ating mga pwede mag-iyaw-iyaw dito sa gilid. Magsampay, of course. Tapos pagdating na araw, pwede nyo kasing itong gawing sliding door. Tapos gawin mo balcony ito. Ang ganda niya pag ginawa mong balcony yan. So malaki pa yan hanggang dun pa. So meron ka pang space for balcony. Siyempre para matakpan din yung ating sasakyan, may garage ka na. So pasok ulit tayo, punta tayo sa taas. So yun ang ating pinaka service area. Ganda, sulit na sulit siya. Tapos dito makikita nyo po yung ating trademark, no? Boosty by. Tapos makikita nyo po yung hagdan natin. So bakal siya. Tapos konkreto, hindi po kasi tayo gumagamit ng gatmari ng kahoy. So dito po, ito na po yung steps. Meron na rin yung vinyl tiles. Akit po tayo sa taas. Even yung steps nito, concrete talaga. Oh. Solid talaga siya. So dito may vinyl tiles na rin. Ang ganda, oh. Tapos meron tayong partitions. So double wall yan. May partitions na. So saktong-sakto siya sa two bedrooms talaga. Ang ganda, oh. So dito pwede kayo maglagay ng double deck. So upon request din, pwede na rin tayo maglagay ng aircon hole, oh, para hindi nyo nabubutasin. Kasi boosty ba yan? Mayroon butasin yan. Tapos enhanced steel casement na rin ang ating windows. Ganda na. Tapos may ceiling na rin. Ang ganda ng finishing pala talaga ng Amber dito. So sulit na sulit. Ang ganda ng door. Tapos ito yung isa pang room. Dito pwede ka maglagay ng cabinet. Sa area na yan. And dito yung ating bed. Yan. Tapos pwede ka pang maglagay ng side table. Ang maganda dito, pagdating na araw, pwede mong gawin kasi itong sliding door. At saka yung dito sa kabila. Pwede niya gawing sliding door. Access ngayon dun sa pwede niyo i-extend na balcony. Kasi meron ka pang space eh. Oh. So pwede mo pang palibutan ng balcony yan pag ganun. Double purpose, yun ang pinaka-car garage mo na rin. Ganda. Ganda ng ano, pati yung area. Oh. Napakalinis. So ito yung ating two bedroom sa taas.
Ang maganda dito kasi, teka, balikan natin to. Itong area na to, magandun pa kasi yung property natin. Pwede nyo pa extend to for another bedroom or mas malaking bedroom or family room, whatever kung ano gusto natin gawin. Or, isa pang toilet and bath dyan. So, malaki pa. So, you can imagine the extension. Ang maganda dito, simple lang. Pero pagdating ng araw, pwedeng-pwede mo siyang i-extend. So, ang importante, nakapag-start na tayo na sa ating sariling talagang pagsisikap, di ba? So, makikita natin, you have your own beautiful home, simple but elegant home. Pagdating ng araw, pwede natin siyang pa-extend. So, yan. Ito ang Amber model unit, actual. So, yan. Yan, Amber, single attached. Modern Asian turnover. So, ang kanyang floor area is 40 square meters, 40.31. Minimum lot area is 67.20. Ang maganda lang dyan kasi pwede pa siyang mamili kung mas malaking budget niya ng mas malaking lote. So, itong minimum. Sa minimum pa lang, okay na okay na. Ganda na. So, once again, congratulations sa ating mga field investors na nakapag-invest sa Amber. Single attached. Ganda. Thank you.